Mark, paano po ang kumplanado ng spouse ang pagpatay sa asawa niya pero pinalabas na nagkataon lang para makaiwas sa kasong parasite? Ano po bang pwedeng kaso? Murder or parasite? Iba yung planado, iba yung na-surprise ka. Don't forget ha. Kailangan, hindi mo pwedeng na hinihintay mo lang yung asawa mo na makipagtalik sa ibang babae o ibang lalaki bago mo barilin. Kasi very clear ang batas, may word na surprise. Kailangan may word na surprise. Tapos, nung na-surprise ka dahil sa pakipagtalik sa asawa mo sa ibang lalaki o ibang babae, doon mo binaril. Pero kung, for example, na-plan mo, alam mo na pupunta yung asawa mo dyan, hinihintay mo lang, tapos binaril mo, are you criminally liable? You can still be criminally liable. Bakit? There is no element of surprise anymore. Requirement ng batas about this provision is there must be element of surprise. Kung walang element of surprise, kasi alam mo na pupunta ang asawa mo doon, magkipagtalik sa ibang lalaki, tapos hinihintay mo lang, pag nakita mo, binaril mo, are you criminal liable? Yes, you can be criminal liable. Bakit? Wala nang element of surprise. This provision requires that there must be element of surprise bago mo barilin ang asawa mo. Pero paano naman po ang criminal liability sa paggamit ng apoy sa krimen? Iba yun, apoy. Example, sinunog mo. Di ba, parang di ba arson pag kadalasan gano'n? Depende kung paano mo ginamit ang apoy. Paano ba dapat gamitin yung apoy ko yung mga? Pagluluto. Depende. Kung yung apoy o yung fire, ginamit mo to conceal the crime, para itago mo yung krimen. Sinunog mo yung patay na katawan kasi itago mo ang krimen. Tapos nadamay yung mga bahay, nasunog din. Ang kaso mo is homicide sa pagpatay ng tao plus arson. But if you ginamit mo yung apoy para sa pagpatay ng isang tao, sampo sinunog, buhay yung tao, kinulong mo sa isang kwarto, sinunog mo yung bahay, patay ang tao na yan. Yun ang murder. Ibig sabihin, pag ginamit mo ang apoy to conceal the crime, homicide and arson. But kung ginamit mo ang apoy as a means of committing the crime, yun ang tinatawag na murder. Si Andrea kay Mark sa ating text, Jack, may tanong. Good morning po. Kailan po ba masasabi na murder kung ang murder ay attempted or frustrated? Iba yung attempted, iba yung frustrated murder. For example, ang attempted. Ang attempted murder, superficial yung tama mo. Superficial. For example, natamaan ka dito. The police lang. Mabubuhay ka naman. Attempted murder yan. As long as there must be intent to kill. Ang frustrated murder, fatal talaga ang tama. Fatal. Pero nabubuhay ka because of the modern medical science. Nabubuhay ka kasi magaling yung doktor mo, nadala ka sa hospital, nabubuhay ka. Frustrated murder yan. But kung natamaan ka, superficial lang, the place lang, mabubuhay ka naman, ayun ang tinatawag na attempted murder. Along mas mabigat kayo, Mark? Of course, mabigat yung frustrated. Kung namatay naman, talagang successful murder Consummated murder. Ganun pala yun. Nalagi ko nababasa sa balita yun eh. Yung consummated murder, frustrated murder, attempted murder. Iba yun. Iba sa, depende sa tama. Kung natamaan ka, the police lang yung tama. Attempted. Yan, superficial lang yan. Superficial, attempted murder lang yan.